question earlier, kung ano yung pwedeng baguhin. Ah. Sabi ni Joseph Marco, sana daw mabigyan ng twist na dapat may kila in Dave daw. Para ma-experience ko naman si Sir Dave. But anyway, may part kasi sa original, napapatayin niya dapat si Diane, tatagalin niya yung oxygen. Pero okay. I think for this, sa amin, hindi nangyari yon. So, if ever bigyan sana ng chance, sana gusto, sana nangyari yung... Para matodo na yung pagiging para evil mo, no? Para matodo na yung pagka-evil. Are you comfortable na doing that kind of, ano na, parang anti-hero, villain, kontrabida? A little more comfortable now. Okay. Yeah. But I wouldn't say na talagang... Master. I think I have yet to learn that area. Si Joseph naman, ikaw. Well, bago ako pumunta dito, syempre, sobrang happy ko lang and overwhelmed. For me, I couldn't ask for more. Yung napunta sa akin yung role ni Dave, yung naging part ako ng family na to, yung natanggap kong support sa inyong lahat, it's just, this journey has been, you know, it's perfect. That's why I'm being really thankful. So yeah, nagiging expressive ako. Talagang yun yung na-feel ko. And of course, sa amin din napunta si Derek Ronnie. Thank you so much. Ay, you can't blame it naman, no? Kasi kayo mismo nararamdaman yon yung fulfillment na every night napapanood kayo. You know, the tweets that you get, di ba? The feedback. So I can't blame Joseph for saying it's perfect. Ikaw, ano, Kathy? Naiyak ka na? Naiyak ako. Bakit? In character. Ano ba? Tapos kasi kami hindi na 9 a.m. Ba't ka naiiyak? Ito to? Hindi, naiiyak ako kasi parang iniisip namin last 4 days na namin, last 5 days taping. So parang halos one year namin ginawa yung Pure Love. One year siya talaga actually. Tapos yung staff, yung mga boss namin, si Miss Jeannie, sina Sir Mark, yung EP namin, si Ate Rose, sina Ate Lina, sina Ate Dom, especially kay Derek. Sobrang thankful namin lahat, ako especially, kasi ako mahirap akong yung sa character, yung pag nakita pa lang, parang ilalove mo yung character. Pero sabi ko, Derek, ang galing mo, first day pa lang nilove nila ako. Nilove nila si Diane. So sobrang nagpapasalamat po talaga ako and syempre without the help of the cast, sobrang galing nila lahat kasama. Si scheduler, kami lagi magka-eksena. Kami ang nag-hugutan ng emotions. So sobrang, yung thought pa lang na naisip namin, sobrang nalulungkot na kami na matatapos na siya actually. Tapos ngayon parang talagang... Ngayon, nag-hit na talaga sa amin na wow, matapos na talaga siya. Tapos parang yung mga tao, ang ganda-ganda ng response nila. So, sobrang ano, bittersweet talaga yung feeling. At nakakaiyak talaga siya, pero iyak na iyak. So, yun. So, gusto namin talaga magpasalamat ako personally sa lahat ng bumubuo ng Pure Love. On and off cam. Okay. Tsaka yung original, yung si SBS. Mm-hmm. Thank you, pinahiram nila sa amin. Yes, oo. Yung ano, yung 49 original. Days people. Florence, sino next? Si Manay Ethel Ramos po, may question. Actually, my question is for everybody, including si Direk. Pero ang gusto ko munang sumagot ay si Alex. Okay. Alex, ano ang halagay mo ngayon? Ano ang definition mo ng Pure Love? And kanino mo nakuha? Kay Arjo o kaya? Kay Joseph? Sabi ni Joseph, hanggang ngayon hindi ko pa siya sinasagot. Sa character po ba? Ha? Hindi, sa tunay na buhay. Is there really something hindi ba, between, ano? Hindi ba nililigawan ka ng dalawa? Hindi. Hindi daw. Oh, ngayon gusto kong malaoy. Ayan ha, nagde-declare kayo minsan sa... Oo nga, ba't ngayon hindi nyo ginagawa? Oo. Ngayon ka na. Palagay mo. Palagay mo. Ano ang pure love para sa'yo na yun? Sa totoo ha? Siguro yung pure love po, nakikita yun dun sa ano, yung kahit minamahal mo yung isang tao kahit walang kapalit, kahit alam mo na masasaktan ka, kahit alam mo na wala naman siyang maibibigay na pagmamahal sa'yo, pero yung nagmamahal ka pa rin, binibigay mo pa rin lahat nang walang hinihingi kapalit, siguro yun yung pure love. Yun yung parang nakukuha naman natin lagi sa parents natin, sa family members natin, yung unconditional love na minamahal nila tayo kahit minsan nasasaktan natin sila. Siguro, yun yung mahirap hanapin sa isang tao hindi mo talaga kadugo, kamag-anak. Yes. Yung ganong pagmamahal na walang hahanapin sa'yo in return or walang other intention. Kaya